Simula na ng tag-ulan mga ka-farmers at simula na rin ang ating pagtatanim. Yan. Ngayong araw umulan na rito. Yan ang kagandahan sa ating kape. Akalaan nyo sa tagal panahon, kalahati na ng buwan ng Mayo, ngayon lang umulan. Kaya medyo hinihirap ang ating kape sa tubig. Pero ganun pa man, tagumpay tayo, nakapagbilad tayo ng maayos. At medyo maganda ang pagbibilad ng ating kape. Mayroon mga lugar sa nakapihan na maaga ang inuulan. Kaya sa kanila mahirap magbilad ng kape. Kaya yung iba, mayroong ginagawa sila ingahang para maganda ang pagbibilad. Tayo, hindi na natin kinakailangan. Basta pagkababa natin, ang timani bibilad na natin mga ka-farmers. Ngayon, ang gagawin natin ka-farmers, maglilinis tayo ng ating pagtatamnan ng kape ngayong araw. Dahil simula na ng tag-ulan. Ang tatanim natin mga ka-farmers, Robusta, Excelsa, saka Barako. Dagdag lang tayo ng dagdag sa ating farm para medyo malaki ang ating i-harvest. Gaya nito mga ka-farmers, kung ikaw ay merong 10 puno ng Excelsa, kaya nating anihan ng isang sako yung bawat 10 puno ng Excelsa. Yan. Kagandahan lang sa Excelsa mga ka-farmers, yung kanyang pinamulaklakan, diyan pa rin siya magbubunga. Kaya kung meron kang 10 puno nito, kayang bumunga ng isang sako. Yan ang kagandahan ng Excelsa. Meron din tayong Robusta. Kaya lang, ito ang ating Robusta. Ito lang kapangitan sa Robusta mga ka-farmers. Yung mga pinagbungahan, hindi na siya bubunga. Kaya ang gagawin natin mga ka-farmers, ipoprone na natin siya ng mababa. Itay lang muna natin magtuloy ang kanyang bunga. Aanihin natin yan sa isang taon. Yan mga ka-farmers. Ito hindi na siya magpagbubungahan. Kaya ang gagawin natin, sayang naman kung magpuputol tayo ngayong taon. Kaya hintay natin lumaki ang kanyang bunga bago tayo magpuprone. Dahil lala na siyang pagbubungahan mga ka-farmers. Halos mataas na sa atin. Kaya kung meron kayong kape, huwag nyo muna iprone hanggat nagbubunga. Hanggat maaari, hintayin nyo muna makalaki ang bunga ng kape bago kayo mag-prune. Dito natin siya puputulin mga ka-farmers. Yan. Kaya simple lang ang magtanim ng kape. Kaya ngayong buwan, ang ating pagtatanim ng kape. Nandito tayo ngayon mga ka-farmers sa aking paligid ng kubo. Kung saan nandito yung iba-ibang prutas. Katabi na niya ang iba-ibang klaseng prutas. Gaya ng durian sa banda roon. At kadikit din niya yung suha. Kalamansi, rambutan, niyog, dalandan ang nasa paligid natin. Para kung sakaling gusto natin kumain ng ibang prutas, hindi na tayo lalayo para pumunta sa ating area kung saan doon nakatanim ang ating iba-ibang klaseng prutas. Okay.